So, hi class. So, this time, this is another example sa discussion natin for the internal loading sa mga beam. So, yung introduction natin regarding sa topic na ito is nasa previous video. Please watch that po. So, ngayon, additional example tayo para mas ma-master natin yung ideyang ito. So, sige na, no? Start na tayo ng pag-solve. Okay, example tayo class. So, determine the internal shear and moment at points A, B, and C of the beam shown below. So, this time, medyo ni-level up ko yung difficulty para naman at least no, na-challenge yung utak natin sa pag-solve. So, this is a simply supported beam but it is subjected to several loads. Meron tayong uniform load dyan na 10 kilonewton per meter but it is partially ano lang, partially spread, hindi siya naka-spread all throughout the span. Tapos, there is a 25 kilonewton concentrated load class. And lastly, yung concentrated moment na 15 kilonewton meter. Ay, hindi pala class na ilagay dito, pa-correction na lang, no? Although, this is 1 meter long. Okay? So, yun, 1 meter siya class. So, paano na natin ito isosolve? Sige. Diretso tayo sa ating OneNote. So, this is the example. Kaya, ayun, diretso na tayo sa solution. I-attach natin yung figure. So, remember this, diba? Ang unang step naman palagi sa analysis natin is always solve for the support reactions. So, madali din naman, diba, class, isolve ang support reactions. All you need to do is to apply the equations of equilibrium. Since sa beam naman tayo, ang gagamitin natin ay summation forces vertical equals 0 and summation moment equals 0. So, yun yung most likely na gagamitin natin all throughout the discussion class. Kaya, i-attach ko na yung mismong beam. Okay, so, yan siya. Again, label ko lang na 1 meter ito. Nakalimutan ko lang kasing ilagay sa AutoCAD ko or sa figure ko. So, assumed natin class na yung hinge support, no? Assumed ko muna na itong hinge support class is joint or point D. On the other hand, yung roller support ay point E. And since they are simple supports, magkakaroon tayo dito ng mga reactions. So, uulitin ko, ang step 1 naman palagi is to solve class for the support reactions. So, halimbawa, no? Ito yung ating D. So, tawagin natin to as reaction at D. On the other hand, tawagin natin to as reaction at E. So, para mahanap nyo class yung mga reactions, as I said, gagamitin nyo yung equations of equilibrium. Sa case natin, kung magte-take ako class ng moment sa D, mahahanap ko yung reaction sa E. So, di ba? Ganun lang siya kasimple. So, ready na ba na mahanap yung reaction? Oo, so I hope no, ready na tayo. Ayan, simulan na natin. So, summation, ang una kong gagawin class is magte-take ako ng moment sa D. So, summation moment at D tayo equals 0. So, that is clockwise moment equals counterclockwise moment. So, ayan. Titingnan mo lang, class, itong beam natin and kung paano siya naka-loading. So, from point D, may tatlo tayong loads na i-consider. Una, itong distributed load na 10 kilonewton per meter. But it is only ano, it is only distributed at a span lang class na 5 meters, di ba? 1 1 2 4 meter plus 1 is 5 meter. Hindi siya all throughout na 8 meters. So therefore, ang gagawin lang natin is 10 times 5. Di ba? So ganun lang siya. So ulitin natin is 10 times 5. And nasaan yung moment arm niya? Nasaan ang moment arm nitong concentrated load natin? So, kung mapapansin nyo, yung ating center of gravity, since rectangle siya, is nandito. So, alam natin na yung location nito is 1/2 nitong 5 meters, which is 2.5 meters. But, we need to consider na itong edge na ito class ng uniform load is may distance din na 2 meter from point D. So, therefore, ang moment arm niya is magiging 2 plus 1/2 ng 5. So, ito na class yung moment na mapoproduce ni uniform load. So, next tayo, si concentrated load naman tayo na 25 kilonewton. Ang kagandahan kay 25 kilonewton class
No, this is 2 plus 1 plus 1. Simple arithmetic, magiging 4 lang siya. So, yun. And lastly, yung 15 kilonewton meter class, this is a concentrated moment. So, there is no need na to locate the moment arm. Diba? Kapag concentrated moment naman na, there is no need to locate the moment arm. Ulitin ko yun. So, since clockwise siya, so dapat nasa left side of equation siya. So, ilalagay ko na lang siya as 15. So, that is equal to, yung reaction natin sa E will produce a counterclockwise moment class and its distance from point D based sa ating span ay 8 meters. So, therefore, RE is equal to times 8. So, ayan. Kumpitin na natin kung ano yung magiging reaction sa E. So, using our calculator, so, ano lang naman to? So, wait. Ang gagawin natin ay 10 times 5 tapos 2 plus 1 half ng 5. Ayan na. Plus 25 times 4 then plus 15. So, equals the reaction at E times 8. So, ang sagot natin class ay 42.5 kilonewtons. So, diyan, meron na tayong sagot class for the reaction at E. So, para mahanap natin yung reaction naman at D, no, ang gagawin nyo na lang dito is summation forces vertical equals 0. So, that is what? Up equals down. So, ano ba yung mga upward forces natin? Halata naman class dito sa ating free body diagram that the upward forces are the support reactions only. So, therefore, magiging RD plus RE. Well, yung mga downward forces are the loads. So, unahin ko muna yung uniform load, 10, and that is distributed class at 5 meters. And, syempre, i-consider din natin yung 25 kilonewtons. So, remember, since summation forces to, wala tayong moment arm na i-consider. Now, nalaman na natin na yung reaction sa E-class is 42.5. So, all you need to do is to substitute that value. So, reaction at D plus 42.5 equals 10 times 5 plus 25. So, therefore, ayan na, di ba? Ang dali lang natin, mahanap yung mga reactions. So, therefore, magiging 10 times 5 plus 25 minus 42.5. So, ang reaction class sa D is 32.5 kilonewtons. So, i-label natin siya dito as RD equals 32.5 and ang RE is equal to 42.5. So, ayan. Tapos na tayo class ng pag-solve ng ating support reactions. Ngayon, ikakat na natin class yung beam natin sa A. So, katulad lang ng mga ginagawa natin doon sa previous na lesson natin regarding din sa topic na to. So, magdodrawing ka ng section line class dito sa internal point A. So, katulad nga nun, nasa sa inyo kung ano yung idodrawing nyo. Alin ba sa inyo yung mas comfortable idrawing? Yung nasa kaliwa ba? So, yung left ba? O yung right? Pero halata naman, di ba? Usually, ang gagamitin natin is yung left, no? So, mas madali class i-drawing yung left. Pero class, no, ulitin natin, alam nyo naman na pwede rin naman natin i-consider yung right, no? Pero siguro, for the purpose of consistency, no, mamaya, lahat ng cuts ko from A, B, and C, lahat sila class, i-consider ko yung left. Kahit sa C, left, okay? So, ngayon, start na tayo at section A or at A tayo, i-drawing ko class yung nasa kaliwa. So, yung A natin, so, drawing natin siya. Yung A natin class ay may distance na 3 meters from point D. So, i-consider natin na nandito yung point D and nandito yung point A. And, of course, there is a uniform load, isasama mo class yung nasa kaliwa, there is a uniform load of 10 kilonewton per meter at a span of 1 meter lang. So, nandito lang siya. Labelan natin as 10 kilonewton per meter. Also, kailangan mo din i-consider class yung reaction sa D, which is 32.5.
So, labelan din natin yung dimension, napaka-importante nun, as 2 meter and 1 meter respectively. So, ayan. Remember, the sign convention for shear, no? Kapag nasa left cut tayo or left section, ang shear natin is considered positive kapag downward. So, V at A, and considered siyang positive ang moment kapag counterclockwise. So, this will be the moment at A. So, ayan na. May shear and moment tayo na at A. Ang gagawin nyo na lang dito, class, is to use the equations of equilibrium to determine the internal shear and moment of A. So, unahin ko, summation, forces, vertical tayo, equals 0. So, that is ilan na siya, class. Upward tayo, equals downward. So, ang mangyayari dito, ang upward lang natin is the reaction, class, na 32.5, diba? So, this is the only upward force na nakikita ko. So, therefore, 32.5 tayo plus yung distributed load na 10 kN per meter, class, ay may span tayo na 1 meter. So, therefore, magiging 10 ito times 1. Ah, sorry. Hindi siya plus. Dapat equal na siya. Bakit? Kasi, itong 10 kN per meter natin, class, is a downward distributed load. And since ang equation natin is upward equals downward, so, ayan na siya. So, nasa downward na siya. And bukod dito sa 10 kN per meter na distributed load, i-consider din natin yung mismong shear force as downward. So, therefore, madali lang naman tong isolve, class. Ang magiging shear force at A is equal to 22.5 kN. So, diba? Ano lang siya? 32.5 minus 10. So, 22.5. So, gayon din, kaya rin naman natin masolve. Summation, moment at A equals 0. So, in that case, magiging clockwise tayo equals counterclockwise. So, paulit-ulit lang naman na equations of equilibrium tayo, class. So, from point A, ang clockwise moment lang natin, class, na i-consider ay yung ating reaction at D with a moment arm of 2 plus 1, which is 3 meter. So, therefore, magiging 32.5, multiply natin siya ng 3 meter. So, that is the only clockwise moment. So, dito naman, counterclockwise moment, itong uniform distributed load, class, is counterclockwise moment, tapos, yung center of gravity niya is nandito. So, gaano siya kalayo, considering point A, class, malamang kalahati lang siya ng 1 meter. So, therefore, magiging 10 times 1, tapos 1 half ng 1. So, this is the moment na i-contribute ni distributed load. And take note, no, halata naman din, class, that it produces a counterclockwise moment. And lastly, yung moment at A is directed counterclockwise. So, therefore, the moment at A, class, is equal to, so, kumpitin na lang natin yan as 32.5 times 3, then minus 10 times 1, then 1 half times 1. So, ang sagot natin, class, ay, ayan, 92.5 kilonewton meter. So, positive siya. So, nasolve na natin yung magiging reaction natin o shear and moment sa A. So, pwede na tayong mag-proceed sa another point. So, balik ko lang, itaas ko siya, then i-erase na natin itong section line natin. Sa pagkakataong ito, class, ang i-consider na natin ay section B. So, ay point B. So, dito na tayo sa point B mag-focus. Kaya lang, may problema tayo ngayon dito. So, bakit? Ano ba yung magiging problema natin? Kung mapapansin nyo, yung 25 kilonewton, class, is acting directly at point B. Nasa baba talaga siya ni point B. So, paano yung magiging drawing natin? Yung 25 kilonewton ba isasama natin sa left section? Or yung 25 kilonewton ba ay ineneglect natin sa left section? So, kapag ganito, ito no, napaka-importanting principle nito, class, for the internal shear and moment, kapag may concentrated load, class, na nag-a-act dito sa mismong point na kinoconsider natin, kailangan natin, class, ng dalawang cases. Okay, no? So, yun yung kailangan natin na isolve. So, therefore, unlike dito, class, kay A,
na isa lang dahil wala naman dyan concentrated load, dito sa B, may dalawang senaryong mangyayari. So, at point B, i-label natin class na yung first scenario o yung first case, yung 25 kilonewton is not part of left section. So, anong gustong sabihin nun class ng yung 25 kilonewton is not part of the left section? Pag drawing natin yung beam and kinat natin siya sa B, by the way, lahat na ng drawing ko class ay nasa left, no? Although, pwede nyo naman yun i-right. Pero para consistent naman na ako, lahat na lang ilalagay ko sa kaliwa. So, therefore, labelan natin to as point D, tapos labelan natin to as point B. On the other hand, yung reaction class sa support is 32.5. So, yun, 32.5 siya, diba? And take note of this, may span tayo class na 2 meter doon sa uniform load. Okay? So, kailangan isama natin yan. So, ayan siya. Ayan, o, diba? Ang saya mag-drawing ng paint ngayon. So, this is 10 kilonewton per meter. And lagyan lang natin ng dimension class, 2 meters, 2 meters. On the other hand, lagay na natin class, yung positive convention ng shear, shear at B, then likewise, moment at B. So, this will be class, the case 1. Kung mapapansin nyo, yung 25 kilonewton is directly passing the, directly passing class, the straight line. So, ang mangyayari, hindi ko muna siya kinonsider. Wala muna siya class dito sa drawing. So, saan natin siya i-consider ngayon? Doon naman na sa ating case 2 or sa second case natin. So, i-label ko din siya as second case. So, yung second case natin is yung 25 kilonewton. This time is part na of the left section. So, ire-redraw ko ulit itong ating beam class. But for this time, i-consider na natin yung ating 25 kilonewton. Ayan. So, therefore, unahin ko muna yung distributed load na 10 kilonewton per meter. Tapos, meron tayong support class na 32.5. And lastly, magko-consider din tayo ng concentrated force class na 25 kilonewtons. So, 25 kilonewtons na siya. So, yung major difference nila, wait lang. Lagyan ko muna ng dimension, 2 meters. Tapos, lagyan natin ng point B. Ito nga, in-assume natin na point dito. Then, yung positive convention ng shear, pababa. Shear at B. Positive convention ng moment is paclockwise. Moment at B. So, yun lang. Ang major difference, kung mapapansin nyo, sa case 1, wala tayong concentrated load sa dulo. But sa case 2, may concentrated load na tayo sa dulo. So, ang tanong ngayon, class, ano naman na yung magiging difference nito sa analysis natin. So, still, after nyo mag-consider itong dalawang cases class, ang magiging computation nyo pa rin for the internal shear and moment will be the same. Kasi nga, ang equation of statics is very, universal siya. Hindi dapat yan magbago. So, summation, forces vertical tayo equals 0. So, that is upward equals downward. So, therefore, ang upward natin, please tingnan niyo yung tingnan niyo itong figure natin sa kaliwa, okay? So yung upward natin is yung 32.5 plus yung 10 kilonewton natin ay distributed in a 2 meter so 2 meters na yung kanyang span. So therefore 32.5 plus 32.5 equals na pala class kasi pababa na siya. Okay, no? Pag uniform load dito, pababa na siya. So, 10 times 2
plus yung shear sa B. Di ba nga? Kasi yung shear natin sa B class is what? That is a downward force. So, therefore, masosolve natin class yung magiging shear sa B. And that is equal to simply 32.5 minus 10 times 2. So, ang sagot natin is positive 12.5 kilonewtons. Okay? So, therefore, ito na siya. On the other hand, yung summation moment natin at B class equals 0. So, that is clockwise equals counterclockwise. So, considering naman point B, ang clockwise moment lang natin class is itong 32.5 and ang kanyang moment arm ay 2 plus 2. No, 2 plus 2 siya class equals 4 meters. So, therefore, 32.5 times 4. So, ayusin ko lang yung aking penmanship dito, no? Mahirap din kasi magsulat kapag nasa computer. So, that is equal to, itong 10 kilonewton per meter class is distributed load, counterclockwise na siya. And yung moment arm niya, malamang, nakadepende sa location ng center of gravity natin. So, this is the center of gravity. Kalahati lang siya class ni 2 meters. So, therefore, 10 times 2 muna. Then, ang moment arm ay 1 half ng 2. Plus, yung moment mismo sa B. Kasi, di ba, yung moment mismo class sa B is what? A counterclockwise moment na siya. So, ayan. Ang magiging moment natin sa B is equal to 32.5 times 4 minus 10 times 2 then times 1 half ng 2. So, ang sagot natin ay 110 kilonewton meter. So, positive siya, no? 110 kilonewton meter. Ngayon, so, tapos na natin, i-consider tong case 1. By the way, huwag kayo ditong malilito. Ito class talaga, kailangan mong i-consider both cases, no? Hindi ito yung katulad nung last video na consider left section, consider right section. Iba yon. Kasi isang case lang yon. Pumili ka lang kung left or right. Pero dito, di ba, left nga lang yung pinili natin, but we need to consider two cases. So, yung una, ine-neglect mo muna doon sa section yung concentrated load, while yung pangalawa, i-consider na natin yung concentrated load. So, ngayon, ano naman na yung magbabago class kapag may concentrated load na sa ating section. So, of course, mababago din yung mga magnitude ng forces, kaya mag-a-apply tayo ng summation forces vertical equals 0, up equals down class. So, ang magiging computation natin for upward force is 32.5 equals, di ba no? Magiging 32.5 equals na. Still, 10 times 2 muna tayo class dahil itong 10 kilonewton per meter ay may span na 2 meter. But, this time class, i-consider na natin yung 25 kilonewton, no? Ko-consider na natin yung 25 kilonewton as a downward force as well. So, 25 na siya. Then, plus, no? Yung VB na. So, therefore, pag hinanap ko na yung force natin sa B, magiging 32.5, then minus 10 times 2, then minus 25. So, ang sagot natin sa pagkakataong ito ay negative 12.5 kilonewtons na class. And take note, sa panahon ito, nagbago na siya. From 12.5 to negative 12.5. So, therefore, naging iba yung value. Baka sabihin nyo class, no? Nag-negative lang siya. No, it can be any number. Negative 7, negative 25. So, whatever, pwede nga rin na positive siya. Basta ang mangyayari ngayon, literal na nagbago na yung value niya from case 1 to case 2. So, pwedeng tumaas siya or pwedeng bumaba. Pagdating sa shear, okay? But for the case of moment, check natin kung nagbago siya. Summation moment at B equals 0. So, that is what? A clockwise moment equals to counterclockwise moment. So, ang mangyayari, yung 32.5 natin, multiply mo lang ng 4, wala naman tayong ibang mako-consider na clockwise moment dito. Then, dire-diretso, that is equal to 10 times 2, and alam nyo naman to, 1 half ng 2 pa rin ito because na the center of gravity of the uniform load is located here. And that is 1 half of 2 meters. Yung 25 class,
Ang moment arm niya ay 0. Bakit? Kasi halata naman class, no, sorry. Halata naman that the force itself is passing directly through the point, no? So, although may magnitude siya, it does not help to produce class a resisting moment. So, therefore, 25 plus 0. So, inusog ko lang to para may space ako. And lastly, plus MB tayo. Diba? Magkakaroon na lang plus MB. So, therefore, ang moment natin at B class is still, computin natin, 32.5 times 4 equals or minus 10 times 2 tapos 1 half ng 2. Wala na tayo class, ipoconsider na 25 times 0 kasi alam mo naman that this is still 0 rin lang naman yan. So, ang magiging sagot pa rin natin ng moment sa B ay based sa ating calculator class, no? Ang sagot natin ay 110 kilo newton meter. So, ayan, no? I-check nyo siya. 110 kilo newton meter pa rin tayo. And, so, check natin from case 1 po, parehas sila ng ating moments, no? So, parehas siya ng bending moments, but they have the different shear size. So, Ma'am Dul pala, no? Our university prof, no? Okay. So, yun. Isa, ano natin, no? So, anong ibig sabihin pala nito, class, no? Ano yung gustong i-point out nito? Ang mangyayari dito, class, kapag yung point pala na kinoconsider natin is directly nagpapas sa point of application ng concentrated load, di ba? Kung yung point na kinoconsider natin ay directly sa point na may concentrated load, magkakaroon pala ng dalawang values ng shear pero isang value lang ng bending moment. So ilagay natin lang 'yun, no, as ano, as rule. If a point being considered is located at the point of action of concentrated load, then the shear has two values, but the moment has one value only. So, ito yung rule natin. So, napatunayan natin by example class na kapag ang kinonsider natin na point is yung point kung saan nag-a-act nga ulit yung concentrated load. So, ito, tandaan nyo na ito ng maigi. So, may dalawang cases tayo na i-consider. Tapos, sa dalawang cases na yon, masosolve mo yung dalawang values ng shear pero magiging equal pa rin ang value ng bending moment. Kaya nga itong rule, if the point being considered is located at the point of action of concentrated load, then the shear has two values. Saan manggagaling yung two values? Sa dalawang cases natin. But, still, yung bending moment naman has one value only. Kahit anong case, isang value lang yon. So, tandaan nyo, uulitin ko i-emphasize ko dito. Mangyayari yan kapag nasa point tayo kung saan nag-a-act ang concentrated load. Sa atin, point B. Ang tanong, paano naman kung ang point na i-consider natin is yung point kung saan nag-a-act yung concentrated moment? In that case, point C na tayo. So, di ba? I-consider na rin natin yung point C. So, ang gusto ko kasi dito sa example na to class, na-explain ko sa inyo. Yung A, walang concentrated moment, wala ding concentrated force. Sa B, may concentrated force lang. And sa C, may concentrated moment na rin. Diba? So, dito lang, isang example siya, pero lahat ng possible cases, maiintindihan nyo, I hope, maiintindihan nyo sa akin. So, therefore, tapos na tayo sa B, ilalagay na lang natin na at C. So, ganun din dito, class. Kung mapapansin nyo sa B, may first case tayo na yung 25 kilonewton is not part of the left section. Ganun din dito.
yung 15 kilonewton meter class is not part of the left section. So, ganun lang. Yung dalawang cases, parang tatanggalin nyo muna yung concentrated load or yung concentrated moment, but the second case, i-consider muna yon. So, yun yung analogy dito. So, lagay muna natin na case 1. Yung ating 15 kilonewton meter is not part of the left section. By the way, uulitin ko, ang i-consider ko muna ngayon class ay what? Yung left section muna. Ito munang nasa kaliwa. Okay? Ah, hindi ko pala na-drawing yung ating ano, section line. So, ayan lang naman yan class, yung section line. So, ito lang yung left na ito-drawing ko. Although, complicated siya, but still, mostly naman kasi class, lalo na kapag nag-shear and moment function tayo, left section talaga yung kinoconsider. Okay? So, considering muna tayo ng left section. Drawing natin siya, it has a span of, ilan siya? 6 meters? Oo, I think 6 meters siya. Tapos, drawing natin yung distributed load. And lastly, may concentrated load tayo dito. So, this is 10 kilonewton per meter. So, this is 25 kilonewton. And yung reaction class, don't forget na 32.5 kilonewtons. So, this is point D. And dito naman yung point C natin. Lagyan natin ng dimensions at 2 meter. Then, 2 meters. Tapos, 2 meters siya. So, lahat na sila class ay tigda 2 metro. So, para naman hindi kayo mabigla. So, ito siya, di ba? Ang drawing ko, this one. So, 2 meters. 1 plus 1 is 2 meters. 2 meters. Nandun din yung 25 kilonewton. Pero, uulitin ko, hindi ko muna i-consider class yung 15 kilonewton meter dito sa case 1 natin. Well, sa case 2, yun na. Isasama na natin siya. Okay? So, sige. Maglagay lang muna ako dito ng space. I-intended ko tong space na to para sa equations of equilibrium. Mamaya na lang tuloy. Yung case 2, papalitan lang natin na yung 15 kilonewton meter class is considered na as part of the left section. So therefore, ang magiging drawing lang natin class, actually, parehas na parehas lang naman nitong case 1 natin. Ano lang ba yung difference? So, may moment lang na i-consider. Okay? So, therefore, ang gagawin ko na lang, attach ko siya. O, diba? Instant, may ano tayo. Okay. So, ito yung ating case 2, no? Tapos class, ang gagawin na lang natin, ilalagay na natin yung clockwise moment dito na 15 kilonewton meter. So, yan lang. Dito, wala munang moment. Dito sa pangalawa, may moment na. But still, wag natin kalimutan the convention for positive shear at C. So, pababa siya kapag left section palagi. And likewise, the convention for the positive moment at C. Counterclockwise siya. So, shear at C and moment at C. Ngayon class, ang gagawin nyo lang naman is of course to solve for the values of shear and moment using what? Equation of equilibrium. So sige, solve natin na class. Ito yung ating beam. Gamitin lang natin ng equation of equilibrium. So una, summation forces, vertical muna tayo, equals 0. So that is up equals down. And ang mangyayari sa up equals down natin, ang upward force lang class is itong 32.5. And that is equal to, ano ba yung mga downward force natin? So, itong 10 kilonewton per meter class, ang span niya ay 2 plus 2 which is 4. So, magiging 10 times 4 plus 25 plus VC. Kasi, yung VC mismo class is a downward. So, therefore, ang VC natin, pag kinompute nyo is
nandito siya, magiging 32.5 minus 10 times 4 minus 25. So, ang sagot natin is negative 32.5 kilonewton. Again, ang sagot natin is negative 32.5 kilonewton. So, syempre, considered natin yan as negative. On the other hand, summation moment at si tayo equals 0, clockwise moment equals counterclockwise moment. So, anong mangyayari? Ang clockwise moment lang natin, class, is this 32.5. Tapos, ang distance niya, class, from point C ay 6 meters. Tama ba? Yes, tama. So, yun, 32.5 times 6 tayo. So, that is equal to, unahin ko muna, class, itong uniform load natin. So, counterclockwise na tayo. So, 10 times 4, pero that is 1 half times 4. As the moment arm, dala nga na yung concentrated load, ay yung uniform load, ay may moment arm na nandirito. Okay? So, 10 times 4 times 1 half ng 4, plus yung 25 kilonewtons natin, class, ay may distance na 2 meters from C. So, 25 times 2. And lastly, moment at C. So, therefore, yung magiging bending moment natin, class, at point C is equal to, so, kukumpletin natin siya ngayon as 32.5 times 6, no? Plus 10, minus 10 times 4, then 1 half ng 4, then again, minus 25 times 2. So, ang sagot natin ay 65 kilonewton meter. So, ayan na, class, ang moment natin at C, 65 kilonewton per meter. So, this is the solution considering case 1. But take note, no, may i-consider pa tayong case 2. And this case 2 contains a concentrated moment of 15 kilonewton meter. But still, ulitin ko lang, same pa rin naman yung principle natin dito. So, summation forces, vertical ulit, equals 0. So, up equals down. Again, no, sa ngayon, feeling nyo ang boring pa nitong topic na to. Pero pagdating nyo sa shear and moment diagram, ma-appreciate nyo to ng sobra. Itong discussion natin for internal moment. So, tsaga-tsaga muna tayo dito, class, no? So, this time, balik tayo dito. Summation forces, vertical equals 0. Ang mangyayari, actually, ikakopy mo lang yung una. Kasi, ang clockwise ay ang upward dito ay 32.5. So, that is 10 times 4. So, again nga, this represents the distributed na 10, tapos 4 meter ang span, plus 25, plus yung shear ng C. So, therefore, ang magiging shear ng C natin, class, is equal to, parehas lang yun kanina, 32.5 minus 10 times 4, then minus 25. Ang sagot is negative 32.5. Kilonewtons. On the other hand, para mahanap natin yung moment, summation moment at C equals 0. So, that is clockwise moment equals counterclockwise moment. So, therefore, no, katulad kanina, this 32.5 class produces a clockwise moment with a moment arm of, again, 2 plus 2 plus 2, which is 6 meter. So, 32.5, multiply natin siya ng 6 meter. But, ito na ang tandaan nyo. Kanina, class, diretso na akong equal sign. Ngayon, remember, we consider the 15 kilonewton meter as part of this section. Therefore, part na siya sa analysis natin. Ang mangyayari, nagkataon na clockwise moment din yung 15 kilonewton meter, so nararapat lang na idagdag mo rin siya sa analysis. Kaya ngayon, 32.5 times 6 plus 15. Again, this 15 represents the 15 kilonewton meter clockwise moment na nag-a-act sa C. So, I hope clear tayo doon. So, that is equal to, again, yung 10 times 4, ang moment arm niya lang naman is 1 half times 4 din, di ba? Kasi, yung center of gravity nitong distributed load is, nandito. Ayan. Nandito na yung center of gravity, kalahati ng 4 meter is 2 meter.
Then, plus another counterclockwise, 25 times 2. And lastly, yung mismong moment sa siklas, di ba? Counterclockwise din siya. By the way, yan, nandito yung 25 times 2. So, mababago ba yung moment natin sa C? Check natin. 32.5 times 6 plus 15 minus 10 times 4. Then, 1 half ng ano, ng 4. Then, minus 25 times 2. So, ang sagot natin ay 80 kilonewton meter. And yes, sa pagkakataong ito, class, na bago yung value ng moment sa C. Pero, yung shear sa C is consistent at negative 32.5 kilonewton meter. Kilonewton. So, diba, yung shear natin is negative 32.5, but yung, ano, still negative 32.5, but yung moment natin is dalawa ang values. Sa case 1, we solve as 65 kilonewton meter, but sa case 2, we solve as 80 kilonewton meter. So, ano naman na yung rule na masusunod natin dito? So, kung kanina, may rule tayo for shear na kung yung point being considered is located at the point of action of concentrated load, meron tayong dalawang values ng shear, but isang value ng moment, so ano sa tingin nyo yung magiging rule? Sige nga, no? Isulat na rin natin kung ano yung magiging rule natin. O sige, ilagay ko na. If the point, no? If the point being considered is the location, is the point of action na lang. Action of concentrated, diba no? Concentrated moment, kasi moment ng pinag-uusapan natin, then the point has one value of shear but two values of moment. Ayan. So, ito na ya yung magiging conclusion natin. Basahin ko ulit. If the point being considered, class, is the point of action of concentrated moment, then the point has one shear but it has two moments. So, kabaliktaran lang siya kanina. So, kung kanina, kung yung point natin is yung point of action ng concentrated load, so it has two shear and one moment. So, ito nga yung gusto ko dito sa example na ito, class, na i-present ko in just one example yung dalawang rules natin kapag yung point of action is the location of concentrated shear and concentrated moment. So, I hope, no, malinaw tayo dito na kapag nasa point of concentrated shear, concentrated load, dalawang shear, isang moment. Kapag nasa point of concentrated moment, isang shear, dalawang moment, no? So, clear tayo? Ang example, class, ang patunay. May dalawang examples tayo or sections, B and C, yun yung patunay doon sa rules natin. So, therefore, dito na tayo sa summary. Ayan. Excited ka na, no? Paano naman natin ito ngayon isa-summarize? So, summary, ang mangyayari, yung shear natin sa A, balikan natin ito, no? Tama, patapos na, di ba? Oo, patapos na tayo. So, yung shear natin sa A class is 22.5 kilonewton naman. Tapos, yung moment sa A is, 92.5. So, lagay natin siya sa summary natin. Yung shear natin ay 22.5 kilonewton. Yung moment sa A natin is equal to 92.5 kilonewton meter. Kaya lang, yung shear natin sa B, di ba nga, yung point B natin, class, is the point of two moment or two shear. So, di ba? Because at B has two cases, and may dalawa dapat siyang value ng shear, isang positive 12.5 and isang negative 12.5. So, therefore, ang isusulat nyo, class, is 12.5 kilonewton and negative 12.5
kilonewton. Dapat parehas siya class na nandirito. On the other hand, yung moment naman natin sa B class, ang kagandahan nun, isa lang siya. Yung moment natin sa B, kahit sa ang case ang i-consider natin, mapa case 1 or case 2, the obtained value is consistent to 110 kilonewton meter. So, lagay natin siya na 110 kilonewton meter. But, in point C natin, ang shear natin is isa lang siya sa case 1 class, that is negative 32.5. Sa case 2, negative 32.5 as well. So, ilalagay lang natin siya as negative 32.5 kilonewtons. On the other hand, ang moment naman sa C, dalawa. Dalawa na yung values niya. Sa case 1 natin, so di ba nga, ito yung case 1 natin, 65 kilonewton meter. And sa case 2 natin is 80 kilonewton meter. So, lagay natin as 65 kilonewton meter and 80 kilonewton meter. So, ito na class ang summary natin ng inyong structural analysis para sa example na ito. So, I hope, no, nagets nyo yung ating mga examples. So, i-end ko na dito itong video na to for example number 2. So, bye-bye!